Tatanggol tuwina sa inyo irukot sinta na sumunod tumalima sa aking tanang anyaya. Dito na nga napakapagkuhan sila ay binindisyonan kalubay biglang nanaw. Parang natutulog lamang ang bireng ang namatay at anak niyang dumapit at kumuha ng kaniyang kaluluwa. Madlang anghel ang kasama na iniyakyat sa gloria. Ang apostoles na lahat na durong humaharap at sampung ibang alagad nagsitangis at umiyak lumbay na walang katulad. Poong Birheng Maria, katamisang walang hangga, ina ng Divina Gracia, sino ang magkakalara sa aming nangungulila? Sino ang aking taray nandito sa sasanggunian at sa kunang dumaraan? At sinong magtatangkakal kundi ikaw, Birheng Mahal? Ikaw ako, diliba ang estela matutila, mapagtanggol, mapagadya, mapagturo sa lahat na ng sukat ikaginawa. Sino pa ang daraingan ng amin nga kaabaan? At sinong magtatangkakal niyaring aming pagkabuhay sa dagat ng kapaitan? Kahit na walang kaparaan ng aming pangungulila, anong ikagiginhawa? Puso namin kaluluwa kung ikaw ay di makita. Ina, di man dapat ngayon ay nagsisitawag ang mga imbing alagad at sa aming paghirap na tamo po ay ilimin. Kami inyong italangin kay Jesus, anak mong giliw, ipagtanggol na magaling kaluluwa at buhay namin sa pangambang sasapitin. Yamang nariyan ka na sa maluwalhating gloria, natutuwa at nagsasaya. Kami pong nangungulila, sila yan ang iyong mata. Ang kanilang pananangis halos mawala ang titik sa malaking pagkapis niyong mga apostoles. Matigas-tigasan puso, matigas sa bakay, doon ay hindi matunaw. Kung makita at matingnan niyo, mahal na lawan. Dikit ay ganap na ganap niyong ina ng Mesiyas,
ang sanglangitalang hilis na pupurit na gawin. Tuwang walang kaulilit, ligaya hindi maisip ni numang pantas na bait. Marami namang may sakit doon ay nangagsilapit, napawang nangagsitangis. Hirap nila ay binis ng tuwang di maisip. Kolos mo sa bayanan na parot, nagsidalaw na nagsikip ang bay. Marami pa at makapalang taong nasa lansangan. Pinanawag isa't isa'y dumudulog. Yaong mga disipulos, pawang may lumbay sa loob. Agad na nilang pinasaan yaong mahal na katauan. Marami namat makapal ang taong nangagsilaw hanggang dumating. Sukat naman ikapagsaka natin at ikabalisa, himalang kaya-aya ng Diyos na pong ama ng ilibing si Maria. Ngunit hindi mabilang ang kanilang itinulaw, ngunit kahit isa man, doon ay walang namatay sa hangin upang masasama. Sa isang anteya ng Getsemane, La Huerta, ay may handang hukay sila. Pagbabao ng talaga ng bangkay ng Birheng Ina. Ay ano nga'y nang dumating doon sa mahal na libing, inilagay ng Birhen. Lumbay na walang kahambing ng taong nagsisitang nagsisitingin. Pinagyaman yung marikit na hukay, isinilid kapag kuwan, at saka nila tinakpan yung batong nalala. Ano lang mailibing na yung bangkay ni Maria, nangagsiwi na sila, ang iba'y nangagsitira sa libingang mahal niya. Sila nanambitan ng tantong kalumbay-lumbay at hindi ibig panawan. Linalisanin sumandali man ang sabirhing inang bangka. Lalalay nakarinig niyong sari-saring busit, kaliw-aliw ang tinig sa tanang mga apostoles, pagsasayang walang patid. Sa paunan ay may amoy na sumingaw, bangong hindi ano lamang, nakapawit nakaparam ng kanilang kalumbayan. Pinagtantot binilang na ng marurunong magbadya at ng mga apostoles pa,
taon at edad ni Maria at 72. Nang bilang at maustong tatlong araw ang sabiring pagkamatay, sumilid na sa katawan kaluluwa niya ang pagkabuhay ng bireng Santa Maria. Ang katawan at kaluluwa ay inakyat sa gloria ng Anghiles na lahat na iniharap ang bereng inang mapalad. Katuwa'y dinihamak pagpupuring walang likat ng Santisima Trinidad. Pagusting makarinigan pagpupuri pag-aawitan pagsasaya at pagdiriwang bukrono ang hilikado sa langit na bayan. Pinalubong ng Asya ng ikalawang persona, niyakap kapag karaka. Madlang puri sa pinpa ni Jesus sa Birheng Ina. Kung nasa karurukan ng langit na katasan ay may talagang luklukan, inianda at inila ng Diyos na pumalito talaga na uupan nga ni Maria. Ano'y nang dumating na inaluklok kapag daka sa tronong kaayaya. Doon nga pinaramta ng lubos na katuwaan na pinalalo sa araw at yung planetang buwan kaniyang tinutong-tungan sa Birhen labing dalawang bituin. Dikit na walang kahambing, liwanag ay nagniningning, aling mata ang tiyayong sabi at badya ni San Juan Evangelista ay apostoles aniya. Halimbawa at pagkakita ng tutungan si Maria ay ano'y nang maparamta, ng birhen ay maputungan, ng bituing makikinang. Sabihin ng katuwaan ng buong sangkalangitan. Kapag dakay nangusap doon nga at isinulat ng Santisima Trinidad ang madlang puring gawad sa bireng inang mapala. Ubati ng Diyos Ama, Aba Anakong maganda, na napuspos ng grasya, sumunod at tumalima sa mga hiling ko at tita. Ang puri ng Diyos Anak, abay na kung mapalad, bukod sa babaeng lahat, kasama-sama sa hirap ng pagsakop ikatlong persona ay ang bati kay Maria. Aba, mahal kong espusa,
Naiirob ko tuwi na linis na walang kapara. Sumagot at nagsisabat yung tanang irakiyas. Auwi tuwa diliya makamak. Masagraryong marilag ng Santisima Trinidad. Ay ano'y nang maganap na puring bagay kay Maria. Habilin ang pagsasaya. Tuwang walang makapara ng sanglangitang lahat na aling matalas na isip doon ang hindi matulig. Sinong makapagsusulit ng katuwang nasapit niyong mga sirapine. Pinasukat makala at di masayod ng dila ang gayong pagkakatuwa. Walang makalimbawa dito sa balat ng lupa. Kaya natalastas ng mga tao't nahayag yung mahal na pag-akyat. Asunsyon bagang mapalad yung ina nang Mesiyas. Apostol na mahal na si Tomas ang pangalan. Bukod nga ni siya lamang ang di makakitang tunay ng sabiring pagkamatay. Ito naman ay talaga ng Diyos na Poong Ama. Nang matanto at makita at mahayag sa lahat na ang Asunsyon ni Maria. Si Tomas ay dumating sa bayan ng Jerusalem. Hindi nakita ang Birhen sapagkat nalilibing ang katawang namuning-ning. Sabi ng apisindak ng apostol na si Tomas, luhay ba ang katulad? Kulang ang mawalat ang dibdib sa pag-iirap. Ay, aming mahal, kiniyaring kamurahan, at hindi ka na dinamtan ng pag-alis mo't pagpanaw dito sa buhay ko. Ay, anin ko pa kung sa iyo'y mangulila, mahanga ay mamatay na at kita nga'y makita sa malwalhating gloria. Kaya gayong mga pagtangis ni Tomas na nahapis ay ang mga apostoles, inalis siyang masakit ng ganitong pagsusulit. Hindi rin tumiwasay puso niyang nalulumbay. Di maitlip gabit araw sa laking kapighatian, di makakain munti man. Dumating kapag karaka kay San Pedro ang puno nila na pinabuksan talaga ang libing ng Bireng Ina. Ibig bumalik sa pag-ibig. Pagkuhan ang patong na kalarangan.
Traditional na pabasa ng pasyon na ating isinasagawa tuwing mahal na araw, at ito ay hindi kailanman makakalimutan ng ating mga mahal na kababayan, lalong higit ang mga Katoliko.